Hello, Kuwait and Philippines. Hello, Middle East. And hello, world. And so, welcome dito sa ating Dream High Pinay. And so, speaking of Dream High Pinay, and so, kasama ko ngayon yung isa sa mga students namin dito sa UK Diploma in Health. And so, shocker na yun, na natapos niya yung pangarap niya talaga na makamit yung makapagtapos ng pag-aaral. And so, mapakilala mo yung sarili mo sa lahat ng mga manunood po natin. Hello po sa lahat. Ako po si Almi Garcia, student ng Health and Social Care. Ngayon po, nakagraduate na. Nakuha ko na yung inaasam-asam kong diploma after 9 months ng pag-aaral at pagsisikap. Pagpupuyat sa paggagawa ng assignments. Yan. So, ma'am, ilang taon ka na dito sa Kuwait nagtatrabaho po? Coming 4 years po, ngayong September. Paano mo siya naisipan na mag-enroll sa Health and Social Care po, ma'am? Actually kasi employed ako ngayon sa hospital. Mm-hmm. Karamihan ng mga katrabaho ko, mga nurses, and ang work ko doon is massage therapist. Tapos yung mga hinahandle namin na patient, mostly may mga condition sila. Kaya para mas maintindihan yung mga paano sila i-handle. Ayun, naisip ako po mag-aral. Nakita ko yung ICSA nga po sa Facebook. Mm-hmm. Then, nag-try ako mag-inquire kay Ma'am Rachel. Yes. Then, nasagot naman yung mga inquiries ko. And then, yun, nag-enroll na po ako. Yan. So far ngayon, ma'am, ano man yung experience mo sa pag-aaral mo dito sa Health and Social Care? Pwede mo bang i-share yung journey mo bilang isang estudyante ng Health and Social Care po? Para at least may idea din yung mga kababayan natin or mga eksanyan, mga kapwa mo Health and Social Care students, kung paano mo siya tinapos yung mga assignments mo. Sa una, challenging siya kasi siyempre bago sa iyo lahat. Online kayo, Zoom class. Pero habang dumadaan yung pag-aaral through the process, mas madali siya kasi halimbawa busy ka sa trabaho, pwede mo siyang balikan kasi meron mga recorded na Zoom class, tapos pwede mo gawin yung assignment mo kung kailan ka free dahil nga dun sa mga recorded makakapag-review ka. Tapos napakabait din ng instructor namin, thank you kay Ma'am Paula nga po pala na laging ginaguide kami at masyagang sumasagot sa mga queries namin pag hindi namin alam yung mga assignment. Ayun po. Tapos, hindi siya ganun kahirap kasi yung time mo is nakabase sa mga free time mo. So, sa paggawa ng assignments mo, nababalance mo yung trabaho at saka yung pag-aaral. Tsaka yung pagandahan din, yung isang advantage din pag sa online live interactive class. Kasi nakaka-access kayo ng mga recorded classes. Yes. Meron siyang sa portal ninyo na pwede mo siyang panoorin, balik-balikan mo siya, lalo na paggagawa ka ng mga assignments mo. Yes. Iniisip mo, ano kaya yung tinuro ni instructor nung nakaraan, nakalimutan ko na yun. Medyo naguguluhan ka, pwede mong balikan po. Tsaka meron kayong mentoring classes sa instructor. So far naman, pag nagtatanong kayo sa instructor nyo, nag-assist naman din sila. Opo, at saka nasasagot talaga yung mga kailangan mo na alamin tungkol sa assignments mo. Kaya, hindi ka ganun mahihirapan. Yan. So, yun, kailangan lang talaga natin na i-balance din yung time natin. Kailangan natin na magiging focus din sa goal natin para ma-achieve natin yung pinapangarap natin. Yes. Yan. So, sa tingin mo, ma'am, ano yung advantage, ma'am, na meron kang diploma ng Health and Social Care po? Yun nga po, ang advantage para sa akin ngayon, mas naiintindihan ko na po ang paano mag-handle ng mga patient, kagaya po na pag yung patient is stroke or mga dementic patient, ngayon nagkaroon ako ng idea kung ano ba talaga yung condition nila, paano sila mas i-handle ng tamang paraan po ng pag-aalaga sa mga pasyente. Kasi hindi naman biro talaga pag nag-aalaga tayo ng pasyente, mag-aalaga nga lang tayo ng anak natin, napakahabang pasensya yung ibibigay natin. How much more sa ibang tao, maglalaan tayo ng oras para alagaan sila, di ba? So, kailangan talaga natin yun na magiging professional tayo kung paano ba natin i-manage, paano natin i-handle. Kasi syempre, alam mo yung hindi lahat ng yung inaalagaan mo, hindi lahat ng tao naaayon siya sa expectation mo. What if ang mga cases ng mga patients? What if hindi siya naaayon sa expectation mo? Diba? Stress ka na kasi hindi mo na alam kung paano yung gagawin mo. Ano yung uwi para mapaano mo sila. Alam mo yung parang mapakalma mo sila, diba? So,
mas maganda talaga na magkaroon din tayo ng idea, magkaroon tayo ng knowledge, kasi skills yun. Yes. Skills yun yung paano mo sila i-handle. Mm-hmm. Kasi hindi lahat ng tao magkakaroon ng skills. So, kung wala kang skills, kung paano mo i-handle yung pasyente, kailangan mo siyang pag-aralan. So, yun yung point namin dito sa ICC, kung bakit kami nag-offer ng UK Diplomat in Health and Social Care para sa lahat ng mga kababayan natin na wala pang idea or walang skills kung paano ba i-handle yung pasyente, paano alagaan yung pasyente, and of course, sa mga kababayan natin na gusto talaga magkaroon ng diploma for backup nila, kasi yes. Diba may mga experience na, katulad sa may experience ka na, pero nag-ano ka lang, naghangat ka ng ibang credentials din, and then knowledge. Okay. Yun. So, yun, isa siya sa, si Ma'am Almisa siya sa mga example natin na hindi naman hard lang talaga kung ano yung estado natin ngayon, ano yung work natin ngayon, ang importante is patuloy tayong lumalaban para maabot natin yung pangarap natin. Ayan. So, ma'am, may advice ka ba sa lahat ng mga kababayan natin na ngayon makakapanood ng live na to? Sa mga kababayan po natin na gustong pagpatuloy yung mga pag-aaral nila at saka magkaroon ng diploma kagaya ko, huwag po kayong umupo lang dyan at pangarapin ng lahat. Andito po ang ICSA para tumulong sa atin. Lagi po silang marami po silang flexible. Yun yung isa kung dito yes. Dito sa ICSA, napaka-flexible even ng payment po. Hindi magiging hadlang yung financial, mm-hmm. yung time mo, kasi sila yung mag-a-adjust para sa'yo, para matupad yung pangarap. Yes. O kasi, pag ano naman sa payment nyo, for example, nahihirapan kayo ngayong month na to, pwede mo naman siya i-adjust. Makikiusapan naman, pwede naman pakiusapan natin yung admin para mas little yung sa payment mo. Kasi ang goal naman ni ICAC is makatulong sa lahat ng mga kababayan natin na alam mo yung may pangarap na nahihirapan nga lang kung paano nila simulan, paano ba sila magsimula para maabot nila yung mga pangarap nila. So, yun yung goal ni ICAC na makatulong sa lahat ng mga kababayan po natin. So far, ang dami na pong graduates dito sa ICSA. So, yun, kung isa ka sa mga graduates, isa ka sa magiging inspiration din sa lahat ng mga kababayan natin. So, kailangan mo lang simulan yung dream mo. Kailangan mo lang mag out of comfort zone. Yeah. Kasi kung hindi mo... Huwag matakot na lumabas sa comfort zone yes, mo. Yes, oo. Doon ka matututo at ma-re-reach mo talaga yung pangarap yes. mo. Yes. Kasi kung palagi lang kayo nakaupo ka lang, gusto mong may pangarap ka, pero nakaupo ka lang, wala kang ginagawa, wala mangyayari. Kaya kahit mahirap sa simula, tuloy mo lang. Yes, hindi naman kasi siya ganun kadali. Lahat naman ng bagay, pinaghihirapan natin. Yes. Kasi kung ganun lang, isang click mo lang, tapos na kagad yun, edi sana nag-click na lang tayo ng nag-click, di ba? So, kailangan din may hard work and determination din yes, para maging successful. Yes. And then, kasi sa pag-aaral mo, ma'am, may times ba na parang, alam mo yung, parang gusto ko nang mag-stop, yung mga ganun. Dumaan din po ako sa ganung stage na parang gusto ko na siyang ihinto, lalo pag may mga, yung... mahirap yung i-balance yung oras mo mm-hmm. or minsan yung sa Pilipinas may mga iniisip mga ka urgency, opo, pero tuloy lang nangingibabaw sa akin yung kung ano yung sinimulan ko yun po kasi ako ano yung sinimulan ko tatapusin ko ayan so parang ano lang siya kung time na parang naisipan mo na gusto mo nang sumuko pahinga ka lang pero kailangan mo rin isipin kung pagbakit ka pa rin lang. Yes. Tapos tuloy ang laban. Yes. Ayan. So, magkakaroon ka ng time sa sarili mo na iisipin, bakit ba ako nag-enroll? Bakit ko sinimulan to? So, magiging motivation mo, yung reason mo kung bakit ka nag-enroll. So, wag basta-basta susuko. Parang isipin mo more than 10 times yung mga decision mo yes. bago ka tumuloy ulit. Kasi, nasimulan mo na eh. Mm-mm. Tapos, alam mo yung goal mo bakit mo sinimulan. Oo. So, kailangan mong mag-step up. Yes, ayan. So, kailangan lang talaga natin na magiging focus sa goal natin para ma-achieve natin yun. And, alam mo, huwag kayong matakot na baka kasi, ang iba iniisip kasi nila baka, hindi ko maipasa yun or baka hindi ko ma-achieve yun. Yung mga takot nila sa sarili, may doubt sila kasi baka hindi nila kakayanin, di ba? Okay. So, ano yung masasabi mo? Sa totoo lang po, mahirap talaga kung ikaw lang mag-isa. Mm-mm. Pero kung katulad ng meron kayong instructor na kahit makulit kami, tanong kami ng tanong, paano to ma'am, matyaga talaga na magsasabi sa'yo na ganito lang gagawin mo, kahit minsan yung paulit-ulit na lang, hanggang sa maintindihan mo na pala. Ayan. So, yun yung kagandahan natin doon. Kasi kahit online live interactive class siya, meron pa rin tayong instructor na mag-guide sa atin throughout the course na
matapos mo talaga siya. Yan. So, yan. Congratulations po, Ma'am Aimee Almihan din. So, yan. Sobrang proud kami sa'yo kasi, alam mo, hindi kasumuko, marami ng mga trials na dumaan, pero pinagpatuloy mo pa rin. Kasi, may ano ka naman, may trabaho ka na, so bakit ka pa naghangad ng diploma? Pero, ang ano ko lang sa'yo is, hindi ka tumigil para mangarap at mangarap ulit. Yes, kasi nga, sabi nila, we live in this world to dream and achieve what we are dreaming of. So, sabihan naman natin, kailangan lang talaga natin na, alam mo yung, ano natin yung sarili natin na ma-motivate tayo. Kasi kung mag-stay lang tayo kung anong meron tayo ngayon, magiging satisfied tayo kung anong meron tayo ngayon, hindi natin ma-achieve yung goal natin. Kasi alam naman natin, okay, happy na ako, contento na ako sa sahod ko, pero iba pa rin yung may nararating ka pa rin. Opo. Yan. So, yan. Saka para ma-inspire din yung mga anak ko. Yes. Na yung kung yung nanay nila hindi sumuko, silang susuko. Yes. Yan. So, isa siya sa number one din na reason kung bakit natin, alam mo yun, pinapatuloy, bakit tayo nangangarap na magiging, ano din, alam mo yung magiging successful. Kasi para rin sa mga anak natin. Yes. Diba? So, yan. So, congratulations once again. Ayan. So, yan. We wish you all the best in your future endeavors. Ayan. So, congratulations and thank you for trusting ICC to be your partner in success. Ayan. So, thank you, ma'am. Yan. Thank may you so much. May gusto ko namang sabihin. Baka may mga last message ka dyan. Ano nga? Parang naiiyak ka na.